katulad sa ating administrasyon ay tayo po ay nagsimula na rin po mag-reach out regularly. Magandang araw, Barangay San Antonio. Welcome to our weekly report. So, kamusta po tayo, mga kabarangay? How is everyone? Sana po lahat po tayo okay. Alam ko po, malamig ang klima ngayon, no? Maraming nakakaramdam ng pananakit ng katawan, 'di ba? Yung iba medyo may slight colds. Pero ano lang tayo, vitamins, 'di ba? Pahinga, 'di ba? Huwag tayo masyadong magpupuyat. No, at tayo naman po ay magiging okay din, no? Adjustment lang po natin 'yan dito po sa pagpalit po ng klima. So, ano ba mga nangyari sa Barangay San Antonio, no, this past week? So, unang-una po, no, nung January 17, no, ipinagdiwang po ang 20th Bambino Festival. So, dito po 'yan sa Pasig City, no, kapistahan po ng Santo Niño de Pasig. So, meron din po tayong sariling Santo Niño dito po sa ating lungsod. And ang celebration po ay new normal. New normal. Nakasanayan po natin, no, na dito po sa ating lungsod na pag Bambino, may grand parade, 'di ba? Merong mga celebrations. Pero this time, no, wala hong naging malakihan na pagdiriwang. Nagdaos lamang po tayo ng isang misa sa Immaculate Conception Cathedral na dinaluhan po ng City Council at ng Liga ng Mga Barangay ng Pasig City. Kung makikita nyo rin po sa aming mga posts, no, yung social distancing was really observed and very strict po sa mga pumapasok po noon sa simbahan. No. Yung procession po, naging medyo mabilis lang din po ang procession ng ating mahal na Santo Niño at inikot lamang po sa ilang bahagi po ng mga barangay na malapit na po sa may katedral. So again, aming pagpapasalamat sa lungsod ng Pasig at kahit papano po sa simple at new normal na pamamaraan ay naipagdibang po natin ang Bambino Festival. So nice din po namin magpasalamat sa League Magazine, no, para sa kanilang latest issue. No, latest issue po ng League Magazine na feature po ang Barangay San Antonio. So maganda po, maganda ang naging maganda ang naging feature po nila, no? At nakakatuwa na na-showcase ang sari-sari pong accomplishments ng ating barangay, lalong-lalo na po sa pandemic response. So kami po nagpapasalamat po muli sa League Magazine at doon sa mga makakabasa po, no? I mean, sana po na-share namin ang mga best practices po na aming ginagawa dito po sa Barangay San Antonio. And yun naman po ang aming hangarin, eh. Yung kami po ay makabahagi ng knowledge sa ating mga kapwa barangay rin, no? Na sana ma-apply din po natin sa ating mga communities, no, yung mga best practices namin. And kami rin po, no, yung mga ganitong mga publications, binabasa rin namin po ito dahil at some point kami rin naman po ang nag-a-adapt naman po o kumukopya, 'di ba? Kung sabi mo, 'di ba? Let's face it, 'di ba? Kumukuha rin naman po tayo ng ideas sa ibang mga communities, sa ibang mga local chief executives also, na kung paano natin ma-apply naman natin dito sa ating community yung kanilang mga best practices din. So, muli, maraming salamat po sa inyo lahat, sa ating mga empleyado, no? Most especially hindi po natin makakamit yung ganito pong mga features o yung pagpaparangal kung hindi rin po dahil sa inyong pagseserbisyo din para po sa ating minamahal na barangay. And of course, speaking of yan, yung participation, no, alam naman lagi naming pinopromote talaga ang inclusivity. So atin pong ipinagpatuloy, no, ang ating partnership with JCI Ortiga. So nagkaroon po tayo ng renewal ng MOA signing, no, na ating ng ating partnership
with JCI Ortiga. So, kami po naman po, no, when we say inclusivity, it means kami po ay nagpo-forge ng mga partnerships and collaborations with NGOs, diba, mga private stakeholders. Diba? That way, we are able to diversify yung ating services na na-offer natin sa ating mga constituents. Yung knowledge na nadadala ng ating mga NGOs. No? Let's face it, aminado naman kami na hindi lamang kaya po ng lokal na pamahalaan yung pag-iisip, diba, ng mga programa, diba, yung innovations. Diba? Ito po yung nakukuha din natin sa iba't ibang mga sektor. So kami po, no, this partnership with JCI Ortigas has been very beneficial also to Barangay San Antonio. And nagkaroon din ho kami ng iba't ibang mga partnerships, so, na nakatulong naman tayo sa ibang lugar. Actually, isang taon na rin nung kami po ay nagkaroon din ng joint effort sa Taal, yung mga Taal victims. So yung eruption din. So kami po ay looking forward pa rin po sa iba't ibang mga programa pa na ating mapagtutulungan pa, no? So antabayanan niyo po 'yan, no? Meron ako kami mga ilang collaborations na pinaplano, no? In the pipeline na po 'yan. So maririnig niyo rin naman po 'yan sa aming mga succeeding reports, no? Sa aming mga weekly reports as well as sa aming mga social media posts, no? You will see everything there na kung ano man pa ang aming mga mapagtutulungan pa na mga programa para sa ating komunidad. And balik eskwela na rin po tayo sa ating Barangay San Antonio Child Development Center. So purely distance learning, no, modules and online. So kami po yung nagpapasalamat sa ating mga sa ating Committee on Education, no, kinakagawad Pauline, sa ating mga teachers, sa mga staff, of course sa ating mga parents, no, na talagang alam ko malaking sakripisyo itong online and distance learning, no. Sabi nga raw nila mas nahihirapan daw ang parents ngayon sa online, parang nagbalik estudyante ang mga parents, no. Pero what's important is, no, kahit pa medyo huli man ng ating pag-umpisa ng klase dito po sa ating Child Development Center. Pero ang mahalaga po dyan, no, pinakamahalaga, lalo na nasabi ko rin ng orientation yan, is na ipagpatuloy natin ang edukasyon ng ating mga mag-aaral, no, dito po sa ating Child Development Center. And alam ko, no, yung mga bata, excited din naman sila sa learning. Eh, no? So again, this is a new medium, no, para maturuan sila. So ang sa atin lamang po, no, let's be patient. No, mahirap itong online na learning na ito sa college students nga, nahihirapan din sila, what more sa mga preschoolers. But then asahan niyo naman po, no, ang patuloy na suporta na ibibigay po ng ating barangay para po sa pag-aaral ng ating mga anak. So again, maraming salamat and congratulations sa ating BSA CDC. And January, no? January is also Zero Waste Month, no? So again, do watch out for our next run of yung aming Basura to Ayuda program, no? Of course, this will be headed again by Kagawa Justin, no? Busy si Kagawa Justin this month dahil nga meron tayong mga nakalinya pa na mga environmental programs, no? I mean, andyan po ang Basura to Ayuda. We have our garment drop-off project. Meron tayong yung composting with Bokashi Pinoy. Of course, we have our urban garden na kung saan natin yung ating urban gardening ay napopromote natin. Diba? Andiyan ang ating mushroom farm. No? We will be launching also something soon sa aming urban garden. So, antabayanan nyo po yan. And yeah, pagdating po sa mga upcycling and recycling programs, no, may mga nakalinya rin po kami. So, antabayanan niyo po yung aming mga announcements, no, sa ating weekly reports, lalabas yan, as well as sa ating mga social media pages. And special announcement po, no, ang ating mayor's permit ay extended po ang pagkuha nito hanggang January 29, 2021. Okay, so dapat ang deadline is January 20, no, but then naglabas po ng special through a special session na naglabas po ang resolution ng City Council natin
At in-extend na po yung ating pagpapa-assess and pagbabayad po ng ating mayor's permit or business permit po yan. So, sa barangay naman po, no, extended din po kami. Diba? Magkatuwang kasi yan eh, barangay clearance for business as well as business permit. So, syempre, since nag-extend si City, extending kami. But then again, after January 29, so may penalty na po kami sa ating mga sa inyong mga isi-secure po na barangay clearance for business permit. Okay, pero ha, pagka nag-extend naman ng City ulit, hindi ko sinasabing mag-extend ha. So, pag nag-extend sila, extending kami. So, hindi natin malaman po no by January 29 ano magiging complexion no nung ating yung mga nagsisecure po ng clearances. But then, of course, yung extension naman na ito, ginawa rin po para kahit pa paano sa crowd control, diba? Health and safety protocols na rin. Diba? And of course, consideration na rin natin sa ating mga taxpayers. So, kami po, no, nananawagan lamang po kami no, sa ating mga taxpayers, wag na ho natin antayin ng last minute. No? Ngayon po, like, for example, sa barangay po, hindi na ho, wala, halos wala na hong pila. At napakabilis po ng proseso. Sa 30th Mall naman, no, binibisita rin naman namin eh. Maayos po. Maayos naman po ang kanilang sistema. Medyo marami lang ho talagang tao at some point. No? Pero kung ano oras ba nagbubukas sa seat sa 30th? 8 o'clock nga ata. Meron na ata. Nagpo-process na ata sila nung ating mga mayor's permit. So, yun, agahan nyo, di ba? Pero parang mas maraming tao sa hapon. Mas maraming tao po sa hapon. So, dun sa mga takot sa COVID, di ba? Huwag ka na sumabay. Huwag ka na sumabay sa hapon. Okay, so sa ating mga kabarangay, no? May COVID pa rin, ha? May COVID pa rin. Huwag nating, may COVID pa rin, mga kabarangay. So, again, border control is still in place, no? Hindi pa rin mawawala yan. So sa mga nagsasabi, 'di ba, buksan ng gate, buksan ng kalsada. Sorry, wag muna. No, hindi baling tayo na maabala, 'di ba? Kaysa may magkasakit naman, 'di ba? Konting sakripisyo lamang naman 'yan, eh, 'di ba? Sabi ko nga nung nakaraang report, 'di baling na maabala ako, ma-traffic akong konti. Pero at least alam ko yung tinitiran ko, 'di ba, or yung immediate na surroundings ko ay safe, 'di ba? Wala masyado yung mga palaboy, wala masyado yung mga nakikiraan lamang. So let's maintain that, no? Gayun din ang health and safety protocols, no? Huwag nating kakalimutan. Lalo na ngayon, no? Meron ng new variant sa Pilipinas, no? Ang Pilipino talaga laging uso, nakikiuso 'yan eh, no? Nung nabalita na meron ng new variant sa UK, no? Sa UK, no? 'Di ba? Saan? Sa Dubai. Sa Dubai, meron din. No? Pero I think sa UK to and yun nga, Middle East nga, nagkaroon ng new variant. Oh, syempre, hindi pa pahuli ang Pinoy. Di ba? Meron din kami niyan. So, meron na tayo. meron na tayo ngayon. So, again, no, mga kabarangay, all the more, ito'y rason para tayo mag-ingat. No? Kaya may curfew pa rin. No? May message sa amin sa Facebook. Ano hong curfew? May curfew po ho ba? Diba? Meron pa rin. Diba? 12 midnight pa rin to 5 a.m. So, nagtataka naman ako bakit nyo naisip naman na nawala ng curfew. Diba? Ando naman tayo. Mapapansin nyo, halos wala naman nag-ooperate rin ng mga restaurants beyond 12. Eh. Diba? Actually, ang last call nga, last order nila is I think 11. For some, 7. No? For the dining, for the restaurants talaga, 7. Sa mga resto bars, I think mga 10:30, 11, yan, ganyan. Pero 11:30, kailangan na nilang paalisin ng kanilang mga customers kahit nagkakasarapan pa sila ng inum. No? Pero again, no, it's still in place. No? Hindi nagbago yung curfew natin. It's still from 12 midnight to 5 a.m. And kami po, no, tuloy pa rin ang aming pagsa-service no nung ating mga patients for swabbing and antibody testing. So kami pa rin po ang tinatransport pa rin natin sila from their homes to the testing center. And hindi lalagpas ang isang buwan or ang isang linggo actually na meron talaga tayong natatransport
na mga patient. So it's just a sign na hindi pa rin totally mawawala ito. But then we're happy, no? I mean, ang ating active cases is very low now. Ayoko sabihin na nag-flatten na yung curve, pero kahit pa paano, no, it's under control na now. So nasa tao na lang 'yan, no? Kung gusto nating palubohin pa itong figures natin. And kami naman po, tuloy pa rin ang aming coordination with Pasig CESU, no? I still get the daily emails ng mga patients mula patient number 1 hanggang sa pinaka recent patient natin, no? Nakakatanggap po ako ng email noon, no? All the details of the patient. Siyempre for my eyes only, andito po sa barangay for privacy purposes. Pero yun, yung monitoring po natin ng mga patients natin, the recovered ones also. And siyempre, so wag naman sana na nagkaroon na siya dati and then magkakaroon ulit. Diba? So lalabas ulit yan dun sa daily email na natatanggap po ng inyong lingkod. And kamakailan po, no, nagkaroon po tayo ng coordination with PNP. No? Dahil nga nire-reiterate lang nila itong mga health and safety protocols. Again, because of the new strain, no, na yun nga, the new variant, no, ng COVID-19. So pagpapaalala lang po muli sa mga health and safety protocols. Mamaya uulitin ko na naman 'yan, no. Isa-isahin ko na naman 'yan. Alo, huwag kayong magsasawa doon, no, pero talagang yun nga, ang ating PNP talagang pinatutupad lang din kung ano po ang mandato na ibinaba ng IATF naman po. So sa mga nagtatanong, no, siguro nakikita niyo naman yung mga pulis natin naka-full, naka-fatigue, no, uniform, no. So hangga't nakikita niyo ang mga pulis natin na ganun ang suot, no, kahit highest ranking pulis natin, police officer natin, hangga't ganun ang suot, it means we are still in a state of emergency. We are not yet back to normal. Diba dati ang uniforme nila, yung standard, yung kulay blue, diba? Pero ngayon, diba, since pag naka-fatigue sila, kasi nga, yun nga, state of emergency, we are in a time of pandemic. So, sa mga nag-iisip, no, na, ay, back to normal na tayo. Excuse me, hindi pa. Malayo pa tayo doon. So, okay, mga kabarangay, no, important things to remember. Huwag kayong makukulitan dito. So, wear a face mask and face shield properly. Okay? Wash your hands frequently. Hand hygiene yan. Practice social distancing. Boost your immune system. And of course, stay home, no? Kung non-essential travel, di ba? Iwasan na po natin yan, di ba? Kung may essential travel naman tayo, sige, isabay na natin sa ikot yung ating non-essential travel. Pero the objective pa rin here is fewer people you interact with, di ba? The fewer public places that you go to in a day. Kasi nga, again, ito yung mga pagkakataon na pwede nating ma-contract itong virus. So, doble ingat lang tayo, mga kabarangay. And wag na wag po natin kakalimutan nga itong mga health and safety protocols. So again, no, please do like our official Facebook pages. Okay, please do subscribe to our YouTube channel and please join our Viber community group para po updated po tayo. No, andyan naman po lahat ng mga impormasyon, diba? We try to go as paperless, no, as much as possible, no? 'Di ba yung yun nga, 'di ba, ironic naman. Di kami with environmental programs, pero 'di ba, ang dami, puro papel din naman kami sa mga announcements. So we try to go digital as much as possible and paperless, no, dito po sa, that's what we are really promoting. So sa ating mga, ang ating pagpapasalamat po sa ating mga barangay employees, no, sa ating barangay council, sa ating SK council, of course sa ating social media team, and syempre ang aming pagpapasalamat sa ating constituents, sa ating mga netizens, no, sa ating, sa inyong mga pinadadalang messages, mga comments, mga concerns, no? I mean, all these messages are, or yung inyong interaction with the barangay is parang check and balance na rin namin, no, sa aming service na ibinibigay po para po sa ating mga constituents. And malaking tulong po talaga ito para mas ma-improve pa namin
no, yung quality of service, yung antas, 'di ba? Yung antas ng serbisyo na naibibigay po natin para po sa ating komunidad. So muli, ang aming pagpapasalamat po sa inyong lahat, and rest assured that Barangay San Antonio will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. And sacrifice lang po tayo, no, mga kabarangay. Nagsasawa na kayo dyan, di ba? Tiis-tiis. Pero totoo eh, wala tayong ibang gagawin kundi magtiis, mag-adjust, di ba? Sakripisyo, di ba? Makakaraos din naman tayo. Crisis eh, di ba? So, di ba? Matuto rin tayong bumaluktot. Sabi nga nila, 'di ba? Pero wag tayo maging baluktot na resident, ha? Okay, kailangan as much as possible sunod po tayo sa mga alituntunin. So, mag-iingat po tayo lahat, 'no? Wag po natin kakalimutan ang magdasal, 'no? Ito pong faith, 'no? Ito pa rin ang isa sa ating mga magpapalakas po sa atin, 'no? In general. So, sa ating mga kabarangay, stay safe always and may God bless us all. Thank you.